Sigurado ngang maraming matutuwang Lakers fans, if not all of them mga idol, sa sinabi ngang ito ni LeBron. Pero bago natin pag-usapan yan ay pag-usapan muna natin ang mga matutuwang Dallas Mavericks fans. Nabalita kasi kahapon na ito nga daw si Luka Doncic ay baka humingi nga daw ng trade kapag hindi pa nag-improve ang kanyang sitwasyon sa Dallas Mavericks at sinabi by 2024 summer nga daw. At ngayon sa exit interview ni Luka mga idol ay natanong nga siya about sa report na ito, sa rumor na ito kung saan nilinaw ni Luka Doncic ang lahat. Well, sinabi niya nakita niya nga daw yung report. Hindi niya nga daw alam kung sino yung nagsabi noon na siya magre-request ng trade. Nakakatawa nga daw yun dahil hindi yun totoo. Hindi niya daw yun sinabi. Natanong nga siya, what if things don't improve? Kapag hindi nag-improve ang Dallas Mavericks, sabi niya, I'm happy here. There's nothing to worry about. Yan mga idol ang pagbibigay ng kapanatagan ni Luka Doncic sa mga Dallas Mavericks fans na kabado sa balitang iyon. Well, what is the better source mga idol kung hindi sa player na mismo? Si Luka Doncic na mismo ang nagsabi na walang dapat ikabahala ang mga Mavs fans dahil wala siyang balak na umalis at masaya nga daw siya dito sa organisasyon ng Dallas Mavericks. Pero mga idol, hindi pa rin naman mapigilan ang mga Mavs fans sa deep inside sa kanilang puso na baka niloloko lang daw sila ni Luka Doncic. Dahil ilang beses na nga daw natin itong narinig mula sa isang NBA player na hindi siya alis pero at the end of the day, at the end of a season ay umaalis nga din. Pero I think mukhang seryoso naman si Luka Doncic dito. At mukha namang ang Dallas Mavericks din ay hindi na lang basta-basta ihiga, kundi kikilos din para i-improve talaga ang roster na itong Dallas mga idol at pasayahin itong si Luka Doncic. So yan ang good news sa Dallas Mavericks fans. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang good news sa team ng Los Angeles Lakers at sa kanilang mga fans. Pero ito munang sinabi ni LeBron kay Rui Hachimura dahil tuwang-tuwa nga siya dito sa kanyang bagong teammate. Sabi niya, he is a super competitor nga daw. He also wants to be great at gusto niya nga rin daw matuto. At talagang palagi daw siyang tinatanong neto ni Hachimura kung paano siya makakatulong dito sa Lakers team. Gusto niya nga daw talaga kasi makaambag dito sa team nila at lalo na makaambag na kapag siya'y naglalaro sa court. They complement each other very well nga daw ayon kay LeBron, meaning swak na swak ang kanilang playstyle sa isa't isa. At kasama na nga rin daw doon si Austin Reeves, silang tatlo nga daw, they complement each other. Dagdag pa nga ni LeBron mga idol na kapag nga daw si Rui ay palaging nakakalaro at merong mga solid minutes, ay talaga naman daw napapakita niya ang kanyang gayang gawin sa court. At mga idol, dito na nga matutuwang maraming Lakers fans sa sinabing ito ni LeBron sa ending ng kanyang interview. Natanong kasi siya about sa mga teammates niya at sa palagi nga nilang pag-goat noises. Sabi niya hindi niya nga daw alam kung kailan ito nag-umpisa pero it is hilarious nga daw. Nakakatawa daw ito sabi ni LeBron. Sabi niya, I love my teammates. At mas lalo pa nga daw siyang na-fall in love dito sa kanyang mga bagong teammates nung siya hindi naglalaro and out because of injury. At sigurado naman daw na nakita natin yung kanyang mga tweets about dito sa Lakers team nung siya'y nagre-rehab pa. At siguradong nakita nga rin daw natin how much he loves them. It's great nga daw ayon kay LBJ to be around a good group. At sila nga daw ay kumukuha ng energy sa isa't isa and hopefully they can continue playing nga daw hindi lamang sa play-in kung hindi sa mga susunod pa. Yan nga mga idol ang mga nasabi nito ni LeBron na nagpatuwa nga sa maraming Lakers fans dahil ever since nga daw nung 2020 championship team ng Lakers ay parang hindi na ganito kataas ang chemistry ng team ng Lakers lang dahil sila'y laging talo. Pero ngayong nakapag-build around ng very solid team si Roa Pilinga dito around kay LeBron ay bumabalik na nga daw sa dati ang chemistry ng Lakers team, yung kanilang kasiyahan sa paikipaglaro sa isa't isa. At si LeBron na mismo nagsabi niyan mga idol, ang kanilang leader sa kanilang team.